What's up guys, Uwe here. So welcome back to another car camping video. And this time magka-camping tayo sa taas ng bundok. And yung campsite is Mount Culis sa Tanay, Rizal. So malapit lang siya sa Treasure Mountain. So yun, samahan nyo kami ulit for another car camping trip. And yun, talk about the rigs ulit. And tour ko kayo dun sa place ano. Alright! And off we go to Mount Culis. So nandito kami sa may Mount Culis entrance. So magre-register muna. And buti good weather. Yan, sobrang araw. Ina-expect namin maulan pero buti na lang maaraw. Alright. Which is 620 meters above sea level. So dito sa tuktok, ito yung view na makikita mo. Napakaganda. So we took the opportunity, kasi kami pa lang naman yung tao dito, to take a picture of Hyro, yung Hilux, with the signage. So pwede mo dalhin yung rigs mo dito sa taas for some photo ops. So pagkatapos, pumunta na kami agad sa spiderweb nila, kasi pag madaming tao, pinipilaan dito para magpa-picture. Pagkatapos, bumalik kami sa camp para mag-setup at itong paakyat namin ay patikim pa lamang para sa hiking bukas. Alright, so nandito na kami sa Mount Culis. It's already 4:30 or magpa-5 na actually. And nakita niyo naman ang araw. So, for the past few days sa Cavite tsaka sa Manila ay napakalakas ng ulan. Dito, according kay Kuya Nico, hindi raw umuulan ng ganung kalakas for the past few days or within this week. Pahambol naman lang pero hindi yung kasing lakas tulad sa Cavite tsaka Manila. So ngayon, it's Friday actually. Pinili namin ng Friday or weekday para walang tao. So solo namin lugar. Ayan, kitang-kita naman, kami lang yung tao dito sa taas. Ayan. So ang ganda ng view dito, sobrang sulit talaga. So yun, magsiset up na kami ng tent para makapag-relax na and enjoy na lang namin yung sunset. Alright. Oh,
Alright, so that's Mount Coolis nung pagdating namin. So sana na-enjoy nyo yung mga drone shots. So it's currently 6:41 and hindi pa accurate yung pinapakita nung aking temperature humidity reader. Pero bumababa na siya kanina sa 32 kasi nasa bag. But it feels like 18 or 20 degrees Celsius yung lamig dito. So currently, solo namin tong lugar. Walang ibang tao, hindi kami. And unfortunately, yung sunset hindi masyadong maganda kasi may mga ulap na dumaan. So maganda sana yung ridges ng bundok tapos yung orange na buga ng sunlight. But well, maybe a reason to return here. But yun, ang makikita mo dito is puro bundok talaga. 360 degree, puro bundok ang makikita mo. Spot mo rin dito yung Treasure Mountain, yung kabilang may mountain rin. And ayun, currently we're preparing for dinner. Nagluluto na kami ng kanin and we'll be having sisig for tonight. Alright. Alright, so ito yung CR nila. So dito rin kami naghugas ng aming plato kasi walang lababo. So yan, may sabitan naman. Okay lang, very simple. Kundi ka maarte. Alright guys, so it's 10:44, 23 degrees Celsius, 93% humidity. And medyo mahangin na dito sa taas. So naglagay pa kami isang tali sa awning kasi hindi kami confident kasi nalilipad yung taas. Ayan. So yan, manatutulog na kami. Medyo pagod rin kami ngayong araw at saka maagaga pa bukas. Alright, good night guys. Pero nung tinignan ko yung kalangitan, hindi ako basta-basta nakatulog. Kaya nilabas ko ulit yung camera ko upang kumuha ng mga ilang litrato. So it's 5:15 something in the morning and ito yung view. Makikita nyo may mga sea of clouds doon or no fog. Sobrang ganda tingnan. And the current temperature is 21 degrees Celsius. Pero feeling ko parang nasa 70 siya tulad mo sa kapwa ito sa dati. But yeah, enjoy the view muna. Hike muna kami
Kasi full package yung kinuha namin. Camp A tsaka Camp B. So may mga pupunta kaming spots para mag-sightseeing and mag-picture. Alright? So, exciting point. Oh yeah. Oh, some bomb peak. So, dito maganda yung sunrise. Sambong peak. So 629 meters above sea level. Mas ang ganda ng view. Tapos dito pa maganda mag-pictorial na. Ayan. Ito yung bahay ni Cardo. Yun po. Ah, yun yung small. Summit. Ah. Wow. The view. Ano ba ito nagawa? Yun na lang yung isang bulkan. No, baka na, nakapahinga pa ako nun. Nakarest. Sobrang tarik. Alright, so tapos namin mag-hike. Ito namin sa camp namin. Ah, sinag ng araw. And ito yung mali na napansin namin. So yung sinag ng araw, paharap dun sa harap ng Hilux. Nandun yung shadow niya. So kung magsiset up kayo ng tent dito, itong lugar na to, yung pag-akit lang mismo, bago mag-signage ng Mount Coolis, itapat nyo na siguro yung awning nyo pag ganun sa side na to para lang malaman nyo. Tapos yung sunset kasi doon sa side na yan. Yan. So yun, binigyan ko na kayo ng info kung paano kayo magsiset up ng tent dito. Kasi hindi namin alam eh, first time namin pumunta dito Pero yun, tignan mo yung shadow ng awning nandun. Wala doon sa may lamesa tsaka sa tent. Pero yun, magliligpit na kami kasi pumunta kami sa Camp B. Ang out pa naman namin is hanggang 4. Tatambay na lang siguro kami dun sa taas afterwards. Kasi babalik din kami dito sa taas. Ayun. Gagamitin kasi namin yung 4x4 papunta ng Camp B. Wala kasi sila ngayon tora-tora. Kasi onti lang yung bisita. And yeah, since 4x4 naman to, tuyo naman daw yung dadaan na papuntang Camp B. We're clear to go with our 4x4. So yeah, ligpitin lang namin tong gamit. Alright, so break time muna tayo. Quick breakfast. Bago tayo pumunta ng Camp B. So yun, babaklasin namin to kasi ayaw namin mag-iwan ng gamit dito kasi gagamitin namin sa sakay pababa. Naisipan na namin bumaba ngayong umaga kasi mamaya dong pag ginawa pa namin mamantanghali, mainit na tsaka baka may makasabay na kaming
ibang grupo. So, yun. Kaya muna kami, tapos bakla sa amin to. Reset up namin ulit pagbalik namin dito. Para yung awning nakalilim talaga. Kasi tignan mo, ang layo ko. Wala ako doon sa ilalim ng awning. Nandito kasi yung silong. So, yan. Tignan nyo yung view ko. So, ito yung view ko ngayon. Ito pala yung Treasure Mountain. Pinunta namin yan bago kami mag-camp hayo. Tapos yung nag-camping kami sa Riverside. Ano kami doon yung obstacle course. Yung full obstacle course doon. Yung may mga spiderweb din and etc. Tapos yun lang ginawa namin dyan. Tapos pumunta namin ng Camp Hayatos. Camp Hayatos is somewhere around doon. Sa kabilang side ng mga bundok na yan. Tapos General Nakar na doon sa side na yun. In Panta, Quezon Province. Yan. Alright, so nandito kami ngayon sa view in the dito sa pinakatuktok ng Mount Coolis. So, 360 view ng surrounding mountain. So, ito yung tsura ng viewing deck nila. Yan. So, maganda tumambay din dito. So, yan. Picture taking lang muna dito. Tapos, baba na kami doon sa papuntang camp. Uphill and downhill. So, dahan-dahan lang. Pwede kayo mag-low grade dito. Alright, so dito tayo sa Hanging Bridge. Camp B. So ito yung makikita nyo sa rock formation ng Treasure Mountain. Yung Hanging Bridge dito. So ito yung Hanging Bridge. Yung rock formation ng Treasure Mountain. Ayun lang o. Alright, so ngayon papunta kami sa may river pool. Ito rin yung makikita mo mula sa Treasure Mountain. Ano? Doon sa rock formation. So dito pwede kayong mag-camp. Pero hindi ka camping kasi yung parking doon sa taas. Iiwan niyo yung sasakyan niyo doon. Kasi nakita niyo yung tarik ng likod ko. Yung mga nipa huts or A-frame na hut. Tignan niyo yung pool. Malinis naman. Alright, that's it for Camp B. Balik tayo sa taas.
Alright, so ito yung after kami punta sa Camp B. Kita nyo yung mga threads ng gulong ko, puno-puno na ng putik or ng lupa. Ayan. Alright. Alright, so nakapag-pack up na kami ng ibang gamit namin. Iniwan na lang namin yung awning at saka yung table and yung camping chairs. So yun, bring your own trash dito kasi walang mga trash can. So yeah, dito na tayo sa part about rig talk. Alright, so tulad nung sabi ko yung sa Camp Hiatus na riverside camping namin, you could start car camping with any vehicle you have right now. Yun nga lang, limited ka ng mga campsite sa mapupuntahan mo. So, yun. Ito, simple setup pa lang. Wala pa masyadong naglalagay. Except, pinalitan ko lang ng all-terrain. Tulad ng sabi ko last time. Tapos, top leaf cover para may cover yung mga gamit sa likod. And, ito na yung update sa Hilux. So, silip tayo dito sa ilalim. Ewan kung mapapansin nyo. Yan yung diff breather. So, pinalitan ko yung may hose yan. Tumatakbo yan papunta sa harap, ano. So, ang ginagawa ng diff breather para makapag-breed yung differential at hindi siya makahigop ng tubig, lalo na pag nagwa-water crossing or river crossing. So, yun. Kasi pag uminit, diba, nag-drive tayo, lalo na pag nag-overlanding ka, malayong distance. So, umiinit yung mga gears na to the point na nag-overheat. Pero, yun, nagkakaroon siya ng pressure. Ngayon, pag nag-river crossing ka, there's a sudden switch nung temperature. So, magkakaroon ng vacuum. Pwede siyang humigop ng dumi sa mga axle seals niya. Hindi sa deep breather kasi one-way yung stock. One-way valve lang yon. So, sa iba siyang hihigop dahil sa vacuum. Tapos, ito yung air manifold niya. So, itong hose na yan, yun yung nakakonect papunta sa likod nung differential. So, tinaray namin to sa Santa Ynez. And mukhang working naman. Nilubog siya sa tubig. Nakita nyo dito sa clip na to. So more than almost half of the wheel, ano, yung lalim ng tinaka ko. But definitely kapag nag water crossing or river crossing tayo na mas malalim pa dun, like abot hanggang pinto sa guhit ng pinto or mas mataas pa dun, we could definitely what do you call this, safely cross the river without damaging our differential. Alright, so yan yung update sa Hilux, ano. And then, okay, bigyan ko na din kayo ng idea sa mga gears namin. Lazada bot na awning, portable awning. So hindi yan yung mga typical awning na makikita nyo sa mga nakasetup ng overlanding. Pero balo ko na rin yun sa susunod, anytime. Para mas mabilis yung pagkakabit ng awning or pagde-deploy ng awning ladder. And then ito, lifetime table, yan lang, hinuwa lang sa bayan, Quechua camping chairs, tapos yung tent namin, Quechua din, pero yun ang init sa loob. Ang pinalitan ko lang ngayon, hindi na kami nag-airbed, so ginamit ko yung self-inflating, tsaka yung isa mula sa Quechua rin. Tapos yung ginamit ko, yung 4-class, yung kulay gray. Yung isa yung folding na foam, para mas compact, at hindi na kailangan magdala ng air compressor, para sa airbed, tsaka yung airbed mismo. At tsaka para mas mabilis magdikpit na rin. So, yun lang yung current setup namin pretty much. Tapos, instead na propane, ang dinala namin ngayon is butane para mas less space din yung kinakain sa likod. And, yeah, that's pretty much it with the setup or rig talk session. Ano? So, doon naman tayo sa review netong Agro Fresno Forestry. Or yung Mount Coolis campsite. Alright, so we're nearing the end of this video. So lastly, yung review ko ng Mount Coolis or nung Agro Fresno Forestry and Ecotourism. So, una-una, yung spot kung nasaan kami ngayon
ito dito sa may Mount Coolis, sobrang sulit. Ang ganda ng view 360, puro bundok yung makikita mo. Tapos lalo na kapag gabi, tulad ng mga pinakita ko kanina, ang ganda ng view ng stars. Sobrang may enjoy nyo kung gusto nyo mag stargazing. Maglatag lang kayo ng mat dito, tapos tingin lang kayo sa stars. Ang ganda. As in parang nasa ano ka, planetarium. Ganun yung feeling. Kasi buong buo eh, makikita mo. Puro stars. Ang dami, puro tuldok ng puti. Tapos, yun, ang timing dito. Pero minsan lang may marininig kang ingay mula dun sa main road. Tsaka dun sa mga, tao dyan. Mga sites dyan sa baba. Pero dito naman sa taas, sobrang tahimik. Ang maririnig mo lang yan, mga crickets, insekto sa gabi. And yun pala, yung mga aso. Hindi kami nakatulog doon masyado. Doon naman tayo sa mga cons or parang downsides. So, unang-una yung CR, hindi ganun ka-furbish. Tapos walang ilaw. Wala ring lababo para mapadali yung paghuhugas nyo ng mga pinagkainan nyo at saka pinaglutuan nyo. So doon kami naghugas sa CR lang din. Buti na lang meron kami nung collapsible na chopping board. Yung parang nagiging lababo, yung may drainage din. And yun, maliit yung toilet. Tapos medyo parang kindaro or almost makeshift. Pero matibay naman yung pagkakagawa ng mga pader na toilet tsaka shower room. And ano pa ba? Malayo, walang ilaw dito sa mismong pinagcampingan namin. Hindi tulad dun sa Hiatus na bawat spots ay merong solar light. Dito meron silang mga poste. May nakikita ba dito? Tulad nun. Ayun yung kulay red na yun. Pero walang nakalagay na solar light as of now. So yun lang. Ano pa ba yung mga drawbacks? Meron silang canteen kasi nasa baba. Andun sa baba. Yung sa may entrance. So kung nabiting kayo sa food nyo, bababa kayo doon. Pero ang good side dito is may tindahan doon sa baba. Ayan yung bubong na yan. Wait lang, tayo ako para mas makita nyo. Ayan, may tindahan dyan. Halos kompleto ata yung tindahan. So ito na naman kami. Ulang na, nakalimutan na naman namin yung sponge tulad nung sa Riverside Camping namin sa Hiatus. Buti meron sila doon sa tindahan. Nakabili kami at naugasan namin ng maayos yung aming mga pinagkainan at saka pinaglutuan. Yun, tsaka ang kinagandahan pa dito, meron silang viewing deck, tapos meron din yung mga hiking tulad nung kanina, yung papunta sa Sambong Peak, yung sa Noah's Ark, and then yung sa Campi. Pero yung sa Campi, nag 4x4 kami kasi ang tarik nung daanan, tapos off-road talaga. Wala silang tora-tora na available ngayong araw. Kasi yun nga, onti yung guests na pumunta, nag-cancel majority. And yeah, I think that's pretty much it yung review ko. So solid naman. Okay na okay. Ah, yun pa pala, yung tungkol sa CR. May bayad. So kami, since nakalagay kasi doon, ihi at ano lang eh, dumi. Eh, naligo kami doon tsaka nagugas. Nag-donate na lang kami ng mas madami ng onte. Pero 5 pesos ihi at 10 pesos ata sa pagdumi. So yun lang, may bayad yung CR. Hindi pa kasama sa babayaran nyo dito sa pagstay nyo. Ano, yeah, I think that's pretty much it. Pero aside dun sa mga drawback or downsides nya, sobrang solid nung ano, nung spot talaga. Ang ganda talaga ng view, sobrang ganda talaga ng view. Then yun, lalo na kung solo nyo yung spot, as in kayo lang tulad namin ngayon, okay na okay. Sobrang sulit, tahimik, solo nyo yung lugar. Pwede kayo mag-picture kahit anong angle na hindi kayo madidistorbo. Tapos yun, nagpalipad ako ng drone na wala nang madidistorbo. Kaya okay lang. Masarap. Sulit. And yeah, that's pretty much it. Pag-usapin natin naman yung free. So kami dalawa dito, kinuha namin yung full tour package. So 1,750. So kasama na yung Camp A dito sa Mount Coolis. Taka yung mga Sambong Peak, Noah's Ark, yung pag-hike. And yun, yung sa Camp B, yung papunta sa may river pool tsaka yung hanging bridge. Meron pa daw falls, pero since summer ngayon, mahina yung agos na tubig. So baka ma-disappoint lang kami kasi may 30 minutes hike papunta sa falls eh. So kaysa mapagod, wag na lang daw. Yeah, that's pretty much it.
Kasama na dun yung ano, car camping fee, tent pitching. Kasi pag car camping ka, tent pitching mo 200, tapos yung parking fee, which is 50 pesos. So, ano pa ba kasama dun? Yung tour guide, 500 pesos rin. Kailangan mo ng tour guide papunta ng camp beach, tsaka yung sa Nova's Ark. Kung mag-hiking kayo dun sa, yun nga, papunta Nova's Ark. Tsaka sa Bumpik, di na masyado ata kailangan. Pero, maganda kung gumawa na rin kayo kung first time kayo. And yun, ano pala, beginner's hiking trail din daw to. So, kung natripan nyo or gusto nyo subukan mag-hiking, yan, try nyo dito muna. Kasi, medyo okay pa naman. Di siya sobrang mahirap na trail. Yun, I think that's pretty much it. Sana na-enjoy nyo yung video, lalo na yung mga drone shots, tsaka yung view, yung scenery. So, ini-invite ko kayo guys na try nyo rin tong spot. Ilagay nyo sa bucket list nyo ng car camping sites or gusto nyo puntahan. Kasi sobrang sulit talaga. Maganda yung view. Tapos paggabi yung starry night, makikita mo. And yun, yung Sea of Clouds, kanina lang wala masyado kasi medyo mahangin, kaya na break daw yung pag-form ng Sea of Clouds, according kay Kuya Nico, tour guide namin kanina. Yun pala, si Kuya Nico, ang galing, maganda kumuha ng shots, hospitable, and yun, approachable naman. Thumbs up to you, Kuya. Yeah, that's it pretty much with our Mount Coolis car camping. So sana na-enjoy niyo yung video na to, ay nakatulong rin sa pagde-decide niyo on where to go next or where to camp next, ano. So guys, abangan niyo na lang yung susunod na video, and thanks for watching. All right.